So good morning po at ang oras ngayon ay 12:20 ng tanghali at kasama po natin muli ang ating Secretary Roycy Mato, Joseph Jonas Leones, General Andres ng MMDA at ang ating LLDA andito at ating Coast Guard, Director Jago Naimban. So good afternoon po sa inyong lahat. Andito po sa kompleto po. And ang ating mga tigahani. Good afternoon daw po. Yes po. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Nagkaroon kami kanina ng meeting. Kasama po si Undersecretary Environment Management Bureau. Kasama ko rin yung ating nasa Coast Guard si Lieutenant Precious Umarsa from the Philippine Coast Guard. Siya yung sa Environmental Office ng Coast Guard dito sa district. At also nandito rin si Mr. Rosario Ferrer Jr. sa PPA naman, yung Philippine Ports Authority na in charge dito sa pag-berthing ng mga vessels dito sa Manila Bay. Saka si Substation Commander Elmar Gasin sa Philippine Coast Guard. Nandito rin si General Andres ng MMDA at saka si Mr. Cabizonda sa LLDA. So, nag-meeting kami para malaman kung ano na ang resulta ng investigation dahil dito sa pagbalita na mayroon isang desert dyan nung Sabado ng hapon na nagbubuga ng liquid waste. Kaya ano naman na nag-investiga agad ang Philippine Coast Guard at saka yung DNR dito sa nangyari. Yung investigation report na yan kasama sa pagkuha ng liquid waste dito doon sa area na pinag-ikot-ikot ng desert na yan. At saka makita natin na itong mga resident sa ito ay nakaabot na dito sa shoreline. Yung inilinisan natin ng Manila Bay ay napunta dito sa Manila. Ang kanilang investigation report ay ongoing and hopefully magkatapos by Wednesday. So in the meantime, nandiyan, naka-hold yung SM at saka continue pa rin namin yung investigation sa mga tauhan niya dyan sa SM na yan. At pag-usapan namin, baka naman na meron ulit bagyo na yan, tapos ano, so saan natin sila pwede itago muna itong vessel nito habang pinapahon natin dyan. Pag-usapan ng Philippine Coast Guard at saka yung PPA kung saan gear na ipalagay natin dyan. Napahon yan, hindi mapalabas. Pinahold natin dahil dito sa violations na nangyari, provision, batas ng provision ng marine pollution. Pangalawa, violation ng Clean Water Act, Clean Water Act na ating batas. Habang nag-uusap-usap kami ang investigasyon, nag-design ako na para ma-manage yung possible na may mangyari ulit dahil dyan sa pag-duck dyan, sa lugar na yan, nang dyan mismo tayo naayos natin na tubig ay nag-duck dyan na hindi dapat dyan. So,
naglagay kami ng 2.5 kilometers mula sa shoreline, hindi pwede magkapasok ng vessel dyan. Ang makakapasok lang dyan, yung magde-deliver ng mga sand dyan sa Doris Bay. So, pinagbawal ko na kung yun anong vessel dyan na papasok, I will not allow that. Now, kung halimbawa, pagkatapos yung investigation at saka yung mga ano ang maaaring penalty sa mga ito, so naka-violate sila, ay imposition of fines, penalty fines, at saka kailangan ma-rehabilitate yung vessel na yan para ma-avoid naman na magkaroon ng ganyan na maaaring magkasira ng ating environment at saka mga nagdaman condition dito sa ating dagat. So, yun ang aking pagdapan kanina at we hope that we'll get into the bottom of this in my investment. So, maraming salamat. Thank you. Ako, naalarm ako na nakita ko ngayon yung boat sa kayo, ikot-ikot dyan na lumalabas eh. So yun na. Yung boat eh, ako ikot-ikot dyan, umubuhan ng yelo. So whether that is toxic or not, it will be determined by paralytic or malaman natin yung result ng aming test. Kaya yun, hindi sa Baguio, hindi sa Baguio, maling nandito lang na right in the weather, pinuno ng picture dito, na lumalang ako sa bagong mata. So, kung gano'n siya ka naman sa bagong mata. Meron kami sa DNR yung permission at certification board. Dala ba siyon? Kasi papan ng board na yan, pagkos siya ng sino. Pero yung nakita ko dito, yung kulay ng yelo,
pero dumating dito eh. Narating sa... ito kasama na kay Sir. The whole may walk area, 1 kilometer, yung pinagano doon, sa ano, sa dagat. 1 kilometer, at saka yung nakamahal dito sa siyon lang. Okay. Yung inabot noong pollution from the ship, ano yung kanyang territory, ay umaabot from 500 meters to 1 kilometer. Okay, yung umabot na pollution hanggang seawall, mula dito sa gilid ng seawall ng yacht club, umaabot hanggang 500 meters. Okay, kahapon, pero our observation, no? Yung pollutants na yan, of unknown substance, pending our laboratory test, ay lumulutang lang siya, hindi siya nabutunaw, hindi siya nadidilute, hindi nadidissipate ng alon. So, ganun siya, no? Umiikot-ikot lang. So, yung sinasabi ng may-ari, na posible ay galing sa bagyo, ay pinapabawalaanan po namin dahil maliwanag yung mismo footage, ano, noong drone na talagang lumalabas sa exhaust ng ship niya. Sir, clarification lang. Sa ngayon, hindi pa natin maklasify na oil spill. Clarification lang po. Yes, hinihintay namin yung resulta ng meron ito ka ng sample kasi doon ay kapon. Dito lang sa laboratory, i-process nila ngayon. Hopefully by tomorrow, pero ng resulta yun. Ano yung lumabas na liquid yun. The identified object na lumabas is waste liquid. Liquid waste. Sa akin po, huli na lang po. Pero sa ngayon po, habang hinihintay yung water sample, anong mga angulo tinitingnan niyo? Posible bang septic tank? Posible bang kalabong dun sa makina? Ano po angulo ang pinipilit niyo ngayon? Well, meron na preliminary kanina, report ng ating mga... Actually, Sarangani. At nabalitaan ko rin, which is to be confirmed pa, na under negotiation sa ownership. At sabi nila yung future owner ba, past owner itong politiko na ito, vice mayor, pero former vice mayor ito. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman kung sinong may-ari dyan manuwin, kapag di-contact yung mga investigation, kung may penalty, the head of ito dito na lang. Secretary, gaano po katagal nang nakatrack itong barko dyan? Ay, itong liyat na to. Yung, nandiyan na, isang buwan na dyan. Saka, akala ko nila, sabi nga ni General Andres eh, akala niya kasama sa mga nagdadalidat na nandiyan.
pantalon siya. Kaya hindi namin kasikat. Kaya sabi mo namin ay this time, alam na namin na naglagay kami ng 2.4 kilometers from the shoreline, dapat wala nang vessel dyan. Because we are very strict dito sa quality ng water. Kaya pinaghirapan na natin ito. Slowly lang, nilinis na ito pag medyo na perfect na natin o na comply na natin yung connection ng data. Number one, yung steel pipe at saka sa connection niya sa flood water. HDP. So yun ang ano natin. But I am just assure you that we are making everything not more crowded for the pag-linis ng tubig dito. Because this is the heart and essence of the rehabilitation plan of Manila. It will be able to fit the way of the 26 yards or ulit-ulit na yan. Because ready na rin yung region previously, yung kanilang nag-separate na ito naman sa Cavite ay giving us to rehabilitate yung subgrader dyan. So hopefully we'll be able to supply a very portion, big portion of Manila Bay. Thank you po. Thank you very much. Thank you so much.